Yo mga idol! Welcome po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Muling binuhay ng Lakers ang trade na ginawa na nila dati sa Indiana Pacers. This time ano naman kaya ang gagawin ng Lakers? Pumayag na kaya ang Pacers sa hinihingi nilang kapalit? At bakit naman kaya ngayon lamang ito nabuhay? Ang dalawang iyan ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Mga idol, welcome po sa ating channel. Pero bago natin umpisahan ang video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka na, hit the bell, select all, at pakilike po ang video para mas malaki pa ang maabot ng ating channel. Heto na nga mga idol, marami sa mga fans ng Lakers, mas gusto nilang makuha si Kyrie Irving. Ngunit sa ngayon ay mukhang malabo na nga po itong mangyari. Kaya naman ang Lakers ay nabaling na naman ang atensyon sa Indiana Pacers. Noong July, ayon sa report ng The Athletics, ang trade sa pagitan ng Lakers at Indiana Pacers ay namatay na. Dahil ang ibinibigay ng Lakers ay si Westbrook at isang first round draft pick, kapalit si Miles Turner at Buddy Hield. Subalit ito ay tinanggihan ng Indiana Pacers. Ang huling hiling nila ay ibigay ng Lakers ang dalawang future first round pick kasama si Westbrook, kapalit ni Miles Turner at Buddy Hield. Diyan nga natapos ang deal. Ngayon ang bola ay nasa Lakers na. At ayon sa report kanina lamang umaga, nabuhay na naman ang trade na ito. Dahil nga tumanggi na ang Brooklyn para sa offer ng Lakers. Ayaw nilang ibigay si Kyrie Irving para sa Lakers. Kaya ngayon ay nabaling ang atensyon ng Lakers sa Indiana Pacers. Hindi man sinabi sa report kung pumayag na ba ang Lakers na ibigay na nila ang dalawang first round draft pick nila. Dahil ayon po sa report ay ibinibigay lamang ng Lakers ay ang isang first round draft pick sa Indiana Pacers para matapos ang deal kay Miles Turner at Buddy Hield. Pero mukhang ito ay posible nang magbago. Ayon sa report, sinabi ni Adrian Wojnarowski, shooter at size ang hinahanap ni Rob Pelinka. Mga idol, shooter si Buddy Hield. Malaking mama naman si Miles Turner at syempre may tira din yan sa 3-point area. Nga lamang ay magiging apat na ang center ng Lakers kung ang deal na ito ay mangyayari. Pero ito ay hinahanap nila kaya naman posible daw na mangyari ang deal bago pa mag-umpisa ang season o kaya naman sa umpisa ng season. Mga kaboltok, sa ginagawa ngayon ng Lakers, mukhang may intensyon o nakaplano talaga sila na bitawan ng tuluyan si Westbrook ngayong taon. Yan ay kahit pa sinasabi ni Darvin Ham gagamitin niya daw si Westbrook. Pero mukhang ito ay pangbulaga lamang dahil bakit ite-trade si Westbrook kung ayaw talaga ng coach niya? Halos naikot na rin ni Rob Pelinka ang NBA para lamang ma-trade si Westbrook, ngunit lumalabas na ang huling barahan nila ay ang Indiana Pacers. Nangyayari na ito mga idol dahil wala halos makipag-trade kay Westbrook dahil iyan ay sa laki ng kontrata niya. Mas malaki pa nga ngayon ang kontrata ni Westbrook kay LeBron. Ganon pa man, alam na natin ang huling hiling ni LeBron James ay kuhain si Kyrie sa Brooklyn. Ngunit kung hindi ito matutupad, marahil ang Indiana Pacers na lamang ang tanging aasahan ni Rob Pelinka para ma-unload niya si Westbrook bago pa sumapit ang training camp. Yo mga idol! Ano ang masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka lang lamang sa ibaba at mag-subscribe ka na para palagi kang updated ngayong off-season dahil maraming nagaganap na trade o lipatan at para ikaw ang unang makaalam. Pakipalaw mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ako po si Jan. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po!